maraming social media pages ang nagpapaalala na minsan ding naging bituin sa pinilakang tabing ng Pilipinas ang isang Cynthia Laster. Natatandaan niyo pa ba siya? Hindi pa gaanong advanced ang technology noon kaya't wala pang gadgets na kagaya ng mga tinatamasa natin ngayon. Kaya naman ang libangan ng karamihan sa panahong iyon ay pagbabasa, pakikinig ng radyo, panonood ng telebisyon at pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino. Naging tanyag sa panahong ito ang mga palabas na may temang aksyon lalo na mula sa Asya. Dumagundong ang mga pangalan ni na Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li at Cynthia Laster sa mga pelikula na may halong martial arts at kung fu. Una siyang sumikat sa Hong Kong at kalaunan ay sumikat din sa Pilipinas, ngunit sa pangalan ng Cynthia Laster, tila siya ang naging female counterpart ni Jackie Chan sa larangan ng martial arts. Nasaan na nga ba si Cynthia Laster ngayon? Kamusta na kaya siya? Ano na ang kanyang naging buhay matapos iwanan ang paggawa ng pelikula sa Pilipinas? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps! Samahan niyo akong balikan ng kasaysayan upang kilalanin si Cynthia Laster at nasaan na nga ba siya ngayon. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nagiging mas kapanapanabik at maaksyon ng mga pelikulang Pilipino sa tuwing gumagawa ng mga makatotohanang stunts ang mga artista. Ilang kilalang mga action stars sa Pilipinas ang gumagawa ng napakamapanganib na stunts upang mas lalong kagatin ng masa ang kanilang pelikula. Pero mas nagliliyab ang bawat tagpo sa tuwing papasok sa eksena si Cynthia Laster. Siyang nagbibigay ng kakaibang flavor sa mga action movies dahil sa husay nito sa martial arts, kaya naman kinikilala siyang counterpart ng sikat na action star na si Jackie Chan. Iba pa din talagang naihahatid niya sa tuwing siya nang papasok sa bawat maaksyong tagpo sa pelikula. Tiyak sa panhong iyon, kapag sila ang bibita sa pelikula, asahan mo na dudumugi ng tao lalo na kung ito ay papalabas sa mga sinihan. Ngunit hindi lamang madalas kalalakihan ang naging popular noon, may ilan ding kababaihang martial artist ang sumikat at pumalawot sa showbiz. Magbalik tanaw tayo sa isang dayuhang minsang naging popular sa ating bansa dahil sa kanyang pagkakaroon ng angking talento sa martial arts at pagiging maka-Filipino nito. Ating kilalanin at ating balikan ang dating sikat na artista at kilala bilang isang magaling na martial artist na si Yukari Oshima o mas nakilala sa pangalang Cynthia Laster. Maraming nagtatanong kung nasaan na kaya siya at kung ano ang nangyari sa kanyang buhay ngayon matapos niyang iwanan ang mundo ng showbiz. Noong panahon ng dekada 90, dahil hindi pa makabago ang teknolohiya at wala pang gadgets, ang isa sa pangunahing libangan ng mga tao at kabataan ay pakikinig ng radyo, nagbabasa ng dyaryo at panonood ng telebisyon. Dekada 90 din ay naging popular ang Action Team Asia na palabas kung saan sumikat sila Bruce Lee, Jackie Chan at Jet Li sa mga pelikula na may kasamang martial arts at kung fu. Dahil sa kanilang kasikatan ay madami ang kanilang naging tagahanga at ang iba ay naging inspirasyon sila upang subukan ang mundo ng showbiz industry. Si Cynthia Laster o Yukari Oshima sa totoong buhay ay isang aktres mula sa bansang Japan na ipinanganak noong Disyembre 31, 1963 sa Nishikuda sa Japan. Isa siyang Chinese-Japanese nationality dahil ang kanyang ama ay isang matagumpay na Japanese businessman at ang kanyang iyan naman ay isang Chinese fashion designer sa bansang Japan. Noong kapanahunan ni Cynthia Laster, dahil sa kanyang taglay na talento ay kinilala rin siya bilang isang Japanese brightness female martial artist.
Nag-aral si Cynthia Laster sa kanilang bansa ng martial arts kung kaya naman tila sanay na sanay ito sa kanyang mga galawan sa pelikula. Bago pa maging kilala bilang brightest female artist si Oshima sa bansang Japan, ay nag-aral siya ng kanyang junior high school ng Gojo Ryu Seigokan Karate sa Enuji Doho. Si Cynthia Laster ay nakilala muna bilang isang artista at naging popular sa bansang Hong Kong, kung saan marami itong nagawang pelikula gamit ang kanyang galing at talento sa martial arts bago ito sumikat sa ating bansa. Kinilala rin ito sa kanilang bansa bilang isa sa mahusay sa larangan ng karate. Isa nga sa mga pelikulang nagawa ni Oshima sa Hong Kong action cinema ay ang Babes and Bullets. Kinampanan rin niya ang karakter ni Farah Cat sa pelikula noon na Bioman, kung saan ay hindi lang ito sa bansang Japan napanood kunding maging sa ibang panig ng mundo. Sa mga hindi nakakaalam, bago pa rin makarating sa ating bansa, si Cynthia Laster ay gumanap na itong kontrabida sa sikat na palabas noon na Bioman, kung saan halos ang mga kabataan noon ay ito ang inaabangan at pinapanood. Nang maglaon ay napadpad si Cynthia Laster sa ating bansa at gumawa ng kabi-kabilang mga pelikula kung saan nakasama niya ang mga sikat na artista ng ating bansa. Nariyan si Bossing Vic Soto, Monsur Del Rosario, Lito Lapid, Gestoni Alarcon at marami pang iba. Ilang taon kasi ang lumipas ay humina na ang karera ni Cynthia Laster sa Hong Kong, kung kaya naisipan itong magtungo sa Pilipinas upang magsimula ulit ito ng kanyang karera. Noong dekada 90 ay agad naging matunog ang kanyang pangalan sa Pilipinas dahil sa angkin at natural nitong talento sa martial arts. Ilan sa mga pelikula na nagawa ni Cynthia Laster sa bansa natin ay Once Upon a Time in Manila, kung saan nakasama niya rito ang kilalang aktor at komedyante na si Vic Soto. Bukod kay Vic Soto, marami pang mga bigating action star ang nakasama ni Cynthia Laster noon sa kanyang mga pelikula at bawat kanyang pelikula ay tumatabo sa takilya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humupa ang kasikatan ni Cynthia Laster marahil sa mga nagusbungang makabagong teknolohiya na alam naman natin pati ang ating sariling pelikula ay nanamlay. Kaya naman sa mga panahong iyon, nagpasya siyang bumalik na lamang sa bansang Japan kung saan naroon ang kanyang pamilya. Retirado man siya sa paggawa ng pelikula, naging aktibo naman ito sa pagpromote ng kanilang turismo at isa pa sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay maipasa ang kanyang talento sa mga kabataang nais gumawa ng martial art movies. Sa Yukari Oshima Action School, kung saan dito na siya aktibo. Kasalukuyan din siyang co-founder at teaching staff ng Yukari Oshima Action School, kung saan siya nagtuturo ng training para sa mga kabataan na nais pasukin ang action movies. Nakakamangha na kahit na humina na ang kanyang karera sa showbiz industry, ay nakakatuwa pa rin isipin na nais pa rin niyang ipasa ang kanyang kaalaman sa mga kabataan na nais pasukin ang martial arts. Hindi man na natin makikita sa malaking tela ang minsang nagpabilib sa atin, nakakatuwa namang isipin na ang talentong minsang nagpasikat sa kanya ay naipapasa niya sa mga kabataan na nais pasukin ang minsang naging mundo niya. Isa lamang si Cynthia Laster sa napakaraming mga sumikat na banyaga sa Pilipinas. Hindi man sila mga purong Pilipino, minahal nila ang Pilipinas ng higit pa sa kanilang sariling bansa. Mula sa pag-aaral ng ating sariling lingwahe, pagkain ng ating mga pagkain, hanggang sa pakikisama sa mga Pilipino ay pinilit nilang alamin at sanayin ang kanilang sarili upang makasunod sila at hindi mapag-iwanan sa ating bansa. Nawa ay mas dumami pa ang mga katulad ni Cynthia Laster na tunay na minahal ang mga Pilipino at nagsilbing inspirasyon para sa ibang banyaga na nais manghas na makapasok sa mundo ng Philippine showbiz. Dagdag kaalaman. Alam nyo ba na ang Dalagang Bukid ay ang kauna-unahang pelikulang Pilipino sa Pilipinas na ipinalabas sa direksyon ni Jose Nepomuceno sa pamamagitan ng produksyon ng Malayan Movies noong 1919? Isa sa mga pinakapopular na sarsuela na sinulat ni Hermogenes Ilagan, ang tinaguriang ama ng sarsuelang Tagalog. Ang Dalagang Bukid ay orihinal na sarsuela at ito'y unang ipinalabas sa Teatro Zorrilla noong 1917, mahigit isang taon bago ito isalin sa pelikula. Ang mga nagsiganap nito sa salin sa pelikula ay ang reyna ng kundiman na si Atang Dilarama at si Marceliano Ilagan. Ang sinopsis ng Dalagang Bukid ay halintulad sa pangunguna ng pag-ibig laban sa lahat, na kung saan ay binigyang diin ng may akda ang kahalagahan ng pagsusuyong tapat at wagas. Ipinakita sa tema ng Ilagan na hindi lahat ng kaligayahan ng tao sa mundo ay nakukuha sa silaw ng salapi. Dahil ang pelikulang ito ay naunang likhain bago ang paglalapat ng musika at tunog, hinahayaan ni Jose Nepomuceno na kantahin ni Atang Dilarama
ang mga awitin para sa pelikulang ito ang nabasag ang banga kasabay ang saliw ng tugtugin ng organista, trumpeta at violin. Alam niyo ba na bago pa man magkaroon ng mga pelikula sa Pilipinas, pangunahing libangan noon ng ating mga ninuno ay ang panonood ng sarsuela. Ang sarsuela o zarzuela ay isang dulang may kantahan at sayawan na mayroong 1-5 kabanata at nagpakita ng mga sitwasyon ng Pilipino na may kinalaman sa mga kwento ng pag-ibig at kontemporaryong mga issue. Ang sarsuela ay impluwensya ng mga Kastila. Ang sarsuela ay isang anyo ng dulang musikal na unang umusbong sa Espanya noong 17th century. Binubuo ito ng mga pagsasalaysay na sinamahan ng mga sayaw at tugtugin at may paksang mitolohikal at kabayanihan. Si Severino Reyes o mas kilala bilang Lola Basyang ay tinuturing na ama ng sarsuelang Tagalog. Isa siyang mahusay na direktor at manunulat ng dula. Nagsimulang mabasa ang mga kwento ni Lola Basyang noong 1925 habang siya ay punong patnugot sa liwayway at kinailangan niyang puna ng kwento ang isang maliit na espasyo sa isang pahina ng magazine. Meron ka mang kwentong kasaysayan at pagbabaliktanaw sa ating nakalipas ang nais mong ma-feature sa aking channel? Kahit anong may kinalaman sa kasaysayan ay maaari mong ibahagi upang ating magawa ng mas malalim na pag-aaral at makabuluhang pagtalakay. Ibahagi ang iyong kwentong kasaysayan sa ating Facebook page. Ilalagay ko ang link ng mismong Facebook page natin upang doon ay isend sa akin ang inyong kwento ng atin itong matalakay. Aasahan ko yan mga paps! Maraming salamat po. Isa na namang kwento ng pagbabaliktanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!